pansisigwapuhan at matitikas na mga aktor po ang ating mga kasama. Siyempre, ready na ba kayong makilala at makita sila, guys? Ito na. Andito na po ang stars ng pinaka-inaabangang teleserye ngayong gabi. Ang Init sa Magdamag. Siyempre, please welcome Gerald Anderson, Albi Casino, Nico Natividad, and JM De Guzman! Oh, hello! Hello! Good evening, boy! Hi, everyone! Magwapo naman. Hello po sa inyo. Siyempre, may bago kayong teleserye. Gusto namin malaman naman isa-isa kung ano yung mga roles nyo and yung characters nyo. Start tayo kay Nico. Ako dito si ano si Simone, ang road manager ni Gerald Anderson para nakakapasok siya sa taping ng oras. Kasi hindi. Seryoso ba yan? Napakagit sa basketball, so kailangan gisingin ko. Hindi. Ako si Simone, ang nurse. Dahil ang doktor dito si Gerald Anderson eh. So ako yung kanyang nadikit palagi. Barrio nurse. Oo. Albi naman. Ang character ko dito is si Raymond, and ako yung parang best friend ni Concepcion. And yung character ko dito is, he's gay. So parang one of the girls yung character ko. Kumbaga, parang ganun. Hindi nga yung Kumo eh. Dapat kasama ko dito sila yan. Eto naman si JM. Hi, JM. Hello. JM, ano naman yung role mo dito? Yung role ko dito si Peterson Alvarez, isang mayaman na anak mayaman na walang direksyon sa buhay. Walang direksyon sa buhay. Then mamimit niya yung tao, yung babae na pabaliktad yung lagi sa buhay niya. Yeah. Oo, syempre yun ang character ni Yam. Gerald naman. Ako po si Dr. Christopher Salcedo, isa po akong barrio community doctor. Isa akong doctor sa bundok. And actually very ano eh, napakaganda ng timing din ng character ko given kay Nico bilang Simone yung community nurse. Parang kasi nagbibigay rin tayo ng pugay sa mga frontliners nating doctor. Ngayon dahil makikita through our characters yung passion nila na tumulong sa ibang tao. Nag-trending nga ang boxer scene mo sa trailer, Gerald. Ano naman yung reaction mo doon? Ano? Gulat nga ako, nag-trending. Ganyan ang suit ko. Araw-araw dito sa bahay, nakaganyan lang ako eh. Kumbaga, parang normal na sa akin. Nagulat ako, ba't nagusto mo parang mga tao yan? So, nag-trending yun, Gerald. Ano naman yung comment doon ni Julia? Siyempre, nag-trending mo. Ay, son! Nako! Alo, ikaw talaga. Bakit? Napagutusan lang ako. Ang masasabi ko lang, napaka-init ng comment niya doon. Eto naman, Nico, ikaw naman, paano ka naman nag-prepare para sa role mo? Nagtitake lang ako ng 300 calories a day para mapanatili ko yung health and fitness. And then, siyempre, niiwas ako magbuo sa laking painting kasi may asawa nga ako. Thankful and loyal pa rin ako sa partner ko even na nalalaking tayo ng 3 weeks. Yun yung motivation. Wow, kailangan talaga ipasok yun para masama yung loyal ka, ha? In fairness. Loyal. Masyado defensive, ha? Iba nito. Ikaw naman, Albi, paano ka nag-prepare para sa role? Medyo madali para sa akin mag-prepare for the role. Kasi yung peg nung role po, siya yung nagdi-direct. So, parang yung character ko medyo based off of Derek Raymond. Eh. So, alam mo yun? May gagayaan ka. Nag-direct niya lang ako. Tapos, nakukuha ko naman. So, yun. Medyo naging madali na sa akin. Kasi nandun na po mismo talaga yung case ko. Bigay na. Ito naman kay Gerald naman, paano ka nag-prepare bilang isang doktor sa baryo pa? Nanood ako ng Grey's Anatomy. Ano mo yan, Laura? Ay, nako. Feeling ko may nag-recruit sa'yo dyan. Araw ako dunood pa ako mag-taping. Pero, at saka... Naka-free FB ka ba, Gerald? Gusto ni Tupi. Je, kaya mo yan. Kapit lang, Je. Antayin ka namin. Ewan ko sa'yo, Laura. Ito for JM naman. Ano naman yung opinion mo nung nalaman mo na magkakatrabaho ka tsaka magkakaroon kayo ng love triangle ni Yam tsaka ni Gerald? Wow. May naalala akong
araw na nagte-training ako. Like, nag-workout ako sa gym yung third floor. Yes, yes. Nung nabalitaan ko na may show ka with Gerald and so na-meet ko si Gerald sa gym. Sabi ko, tayo eh. Sabi ko sa kanya, it would be a pleasure working with you finally. Matapat sa pangalan mo, it's really milestone. So talagang I gave my best. Kasi syempre never ko na kasama si JM ever. Ako mas more than for me na excited ako para sa audience kasi yung intensity at yung lalim na dinadala ni JM. Talagang iba eh. So yung dynamics namin parang na rin kaming ano eh, yung kumbaga parang sa amin ni Yam, ibang dynamics, iba rin yung sa amin ni JM. And yes. Napaka crucial at napaka importante ng role ni JM kaya hindi ko ma napakahirap din. So yung simpatya ko at yung sobrang nakakabilib. Sobrang nakakabilib para magawa niya yung ganun ka-intense na role for 6 months na nakalakin kami. Iba yung JM talaga. For Albi naman, may aabangan ba kami na love team mo dito, Albi? Meron, kami ni Je. Akala ko kayo ninig ko. Meron ni Gerald. Kami excellent na parang nagkaroon ako ng awkwardness. Sabi ko, ba't ako na-awkward doon? Nagbala mo sa eksena. Sobrang parang may kilig yung eksena namin ni Albi. Nagselo si Nico. Kasi matagal ako magpalitan talaga ng ano, ibang production dahil sa nangyari talaga. Oh, guys, abangan po natin yan para asaya na taping nyo eh, no? Ayan, sinabi nyo nga na 6 months yung lock-in taping. Ano naman yung ginagawa nyo pag free time? Ikaw, Nico? Pinapanood namin si Albi mag-workout kasi 3 times a day yan nag-workout talaga. So, sabi nila, kultura na daw niya yun. So, bawal sirain yung kultura. DM. Siyempre, workout din. Di ba nagpo-post ka din ng mga pa-workout mo during free time? Ano pa yung ginagawa mo during free time? Tsaka may dala ka talagang coach doon sa lock-in? / personal assistant na rin. Bali, may free time kami, nagka-cardio kami ng boxing pads. So, ngayon, gusto ko pong pasukin jiu-jitsu. Nagsistart po. Kakastart ko lang. Ito naman, laglaga naman to, okay? Sino sa inyo ito, sabihin niyo, okay? Sino ang pinakamasipag mag-workout? Diyos ko po. Nako. Wala na. Alora. Sino? Kagaya ng sinasabi ko, Alora. Kapag ginanap yung pelikula nito sa MMK, pagod ang artistang gaganap na Albi Casino. 90% ng buhay ni Albi Casino nasa gym lang. Kaya, alam mo, hindi ginagawa yung movie niya, walang artistang papayag eh. Ang padadala lang na outfit diyan, gym outfit lang ang dadalhin ng artistang gaganap. Wala na, tapos na. Wala na, yun lang. Oh, at ang pinaka-climax ng story niya, nung natapon yung whey powder niya, doon na siya gumibak yung buhay niya. Wala na, doon na siya nag-breakdown talaga. Albi kasi yun yan. Wait, kasama, Albi, everyday ka ba nag-workout, Albi? Ilang beses sa isang araw, kamo. Twice a day, oh. Wow, di ka mapakalit pag ano, hindi nakakapag-workout. Eh, yung kwarto niya, nasa tapat mismo ng gym eh. Talaga, lalabas na lang siya, diretso na siya eh. Kasama ko yun sa kwarto ng 6 na buwan. Oo, never ako, lahat, kada gigising kami, bro, workout tayo. Uy, tara, workout tayo. Sabi ko, bro, kumustahin mo naman ako. Diba? Bro, kumustahin mo naman ako, hindi bro, na-workout tayo. Yung isang co-actor namin, kunento sa akin, naglalabas na doon sa mga loobin sa kanila. Sabi nila, pangit, ang pangit palang roommate ni Albi eh, no?
Naglalabas ako ng manang loob sa kanya, lahat ng problema ko sa buhay, sinasabi ko sa kanya, sabi nila sa akin, kampari, buhat na lang natin yan. Workout na lang eh. May pina eh. Na, pinakamahirap na workout regime. O regime. Gerald, bakit? Professional level na yan eh. Professional level. Oras. Yung lahat na naman, lahat naman kasi ng workout ko, parang ano eh, parang hindi siya yung karaniwang workout. Kumbaga, kung ano yung gumana sa akin, gano'n. So parang, sa simula ng lock-in namin, yan, lahat kami, kaming apat. Sino ang pinakamahigpit mag-diet? Parang si Nico. Albie siguro. Ano ba yung diet mo, Albie? Yung una, sobrang strict ni ano eh. Sobrang strict ni Albie. Kahit nasa taping, may dala pang baon niya ng ano ba yung itlog ata yung saging mga ganyan. Nung patulo na, sumasabay na sa amin kumakain ng pansin. Ako kasama sa room ni Albie, may timbangan pa. So sobrang strict niya. So sobrang strict niya nung una. Pati yung PA ko si Jalal. Kasi malakas ako mag-soft drinks eh. Yun yung ano eh, mahirap sa akin. Nung una. Nung unang lakay namin. Sabi ni Albie, bro, sayang workout ko mag-soft drinks. Ngayon, pagpasok ko sa kwarto, kasama yung PA ko si Jalal, kukuha ko ng soft drinks, sinabi sa akin ni Jalal, bro, magagalit si Albie, huwag kang umiinom ng soft drinks. Ayun ni Albie yan. Nagbawalan na. Ngayon tuloy, every time na inom ako soft drinks, yung boses ni Albie nandito sa tenga ko, bro, huwag. Top 3 things na dapat dala nyo lagi sa lock-in. Start tayo kay Nico. Dala sa taping na, lock-in, ano? Oo. Dapat meron. Three things lang. Di pwede mawala. O, syempre, ano, ako, deodorant, ano pa ba ang mga dala? Meron ka mong babago ka sa akin. Ano ako? Okay, nagdadala din ako mga dilata. Dilata, tapos, madalas din ako magdala, ano, yung mga epikasin kasi sa 6 months na yun, wala namang nagmamassage dun eh. Yung mga pamapamahit. Ah, okay. Oo. Tito Nico pala, Tito Nico. Ikaw naman, well, Albie. PlayStation. Tapos, pang-boxing. Pang-boxing. May pa nga to. Last. Unan. Ang sakit na walang ulan doon? Meron, pero ang sakit sa ulo. Ang sakit na ulo. 3 things na dala mo dapat. Yeah. Isang... Bakit? Ala? Isang box ng pancit canton. Oo, okay, isang box. Siyempre yung jug ko, yung malamig na tubig. Lagi. So, and script. Script, you know. Ako, bawal walang dalang script. Okay. Given na yun, no? Iba na lang. Ano ba? Comforter. Comforter. Ilig ang comforter. Number one, syempre yung workout equipment na dinala ko. Dinala mo ba yung one third floor doon? Halos. Third floor mobile ang tawag na. First floor. Pero marami akong nadalang equipment at kinailangan ng isa pang sariling pang sa equipment. So na yan, number one yan. Number two, cooler. Kailangan ng cooler kasi minsan napakainit ang taping namin. So, punong-puno siya ng ice. Punong-puno siya ng soft drinks. Ay, sorry, Abby. Sorry. Yun. So, number two yun. Number three, Wi-Fi box. Napakahirap ng signal namin doon. Eh, syempre, kailangan ko kausap lagi si Joe tungkol sa gym. Tapos yung Hayati Resort. Si Joe lang ba? So, kailangan. Si Joe. Si Joe, number one. Sige. Sige, tatanggapin naman yan, Gerald. Sige. Sino ang may madalas kausap o ka-text? Ito na. Si Albie po. Marami po nag-i-inquire sa kanya.
Sige, kay Nico. Kay Nico. Sino tumatawag Nico. Kay Nico, Albie? Yung family ko lang. Siyempre, tsaka yung ano ko. Okay. Kasi, siyempre, after taping, yun yung time namin makapag-phone. So, video ko lang sa ano ko, sa partner ko, tsaka sa anak ko. Sino ang maagang matulog? Maaga? Umaga kami Nico. Natutulog. Si Nico, maagang magtulog-tulugan. Ganyan si Nico eh. Pag request day, kapag ano, walang taping kinabukasan, minsan tatambay. Eh, may nalang akong PlayStation, di ba? Nico, kakausap yung asawa na, ganyan. Pag naririnig niyang papasok na yung mga tao, aayain kami palabas, kaganyan niya, no? Wow, ala, ayan na, laglagan na talaga. Tapos, lumabas na sila. Ano yun, mahal? Ha? Sorry. Nasa stage na ako ng ano, family man eh. Okay, may wow. Wow, iba. Oo. Ambilis, ambilis. Sino ang mahilig magpatawa? Parang di naman to kailangan tanungin. Hindi ko. Kami ni Albie, ang nag-aharap sa ano, kaya napapagalitan na kami. Ano, magalitan kayo? Seryoso? Ni direk, ganun? Hindi naman, nag-ano lang, pag ano lang, siyempre. Kulitan. Oo, ang kulit kasi ng hindi ko. Ang tanggal lang ng lungkot. Nakakalungkot kasi ang locking tape, siyempre. As a character actor, alam natin yan, di ba, na ang hirap. Wow. Pag-uusapan naman natin yung acting career nyo. Okay, start tayo kay Nico. Sa mga sa dinami-dami ng mga naging projects mo, sino yung character na pinaka-na-miss mo? Madami bang project? Di sana may bahay na ako. Ay, ala, nagre-reklamo siya. O, sino hindi, hindi, kasi lahat na naman ng pera ni, na-invest naman niya eh. Na-invest niya, kaya wala muna yung bahay. Pinapagam niya, makulit naman. Marami ako nag-over. Ano kasi, more on ano ako sa mga hosting, sa umagang kay Ganda. Sa teleserye, hindi gano. Pero gusto ko lahat, pinagawa lahat talaga. Yes. Tapos di ba grabe kayo mag-mall show dati sa hashtags? Siguro yung namimiss ko si Angelito. Ooh! Angelito, pinaka nahirapan kayong gawin, Nico? Ako, ito yung sabi ko kay Gerald, ito yung break ko sa teleserye. Kasi syempre nga nakakailang teleserye pa lang ako. Ito yung pinaka magandang ano ko. Ito yung role talaga. Tapos, di ba? Kadikit lagi ako ni Gerald eh. Kasi no choice eh. Konti lang kaming artista eh. So kailangan akong gamitin. Di ba? No choice. Dumarating sa point na sa sobrang dami kong eksena dito, nalilito yung director kung sino ang support sa amin ni Gerald. Kamisan, nag-ano ako. Ako po yung support. Nico po, promise all time. So, nire-remind ko na lang din yung director. Given naman, ha? So, ito yung masasabi ko yung pinakamagandang teleserye na nakuha ko talaga. One. Yes. Oh, from magandang lalaki to hashtags, tapos sumasayaw ka, nag-host ka, tsaka nag-a-act ka. Kung papipiliin ka, ano yung mas gusto mo? Ano yung pinaka-passion mo? Gusto ko pa rin siyempre pagpatuloy yung ano yung pagko-contest ko sa Bikini Open at nahinto nga ako eh. Nahinto ako sa pag-Bikini Open, gawa nga ng mga offer ng project ni Drek Loren. Siguro pandemic sa pag-Bikini ulit ako para makapag-Bikini Open ulit ako. Pinaka gusto ko yung nag-host sa mga kagaya niya sa Showtime. Yung mga segment na umagang kay Ganda. Tsaka bagay na bagay ka dun, yeah, kasi ang bilis. Ang bilis talaga, ang witty mo, bilis utak mo. So, yan, ganun yung mga gusto ng project talaga. Oo, bagay na bagay. Ano nga ba ang aabangan natin sa Init sa Magdamag? Start tayo sa Nico. Ah, syempre, sobrang ano, intense ng mga eksena. Nakita niyo naman yung trailer talaga. So talagang yung, pag yung mga nanood kayo ng teleserye, yung mga ano eh, tatlong puso na nag-aaway. Ayan, yan yung mga makasasya niyo dyan. Oh, tatlong puso na nag-aaway, Nax. Yung story maganda talaga yung story. Hindi naulit na. Bago. And bukod po sa aming tatlo, yung story din po nung mga key characters po. Rate mo kung gaano kainit from 1 to 10.
10 ang pinakahayas. Gaano kainit ang init sa magdama? 10. 10. Gaano naman kainit ang love life mo ngayon? Baguio. Oy! Baguio! No. Baba ka, punta ka QC. From 1 to 10, 10 ang... Zero din? Workout lang, bro. Oh, oo nga. Siguro, para na lang siguro sa bata yung pagsasama namin. Bakit? Ilabas mo yan, Nico. Sige, platform mo to. Okay, okay. Masaya po kami yung relationship. 7 taon na kami. Baka ba akong masaya? Gaano kainit yung love life mo? Simple question lang naman. Love it. Gano'n kainit yung love life ko. 1 to 10? Mm. Ikaw ba, sinagot mo ba? Sinagot nila lahat. Anong ni-rate ni Albi? Zero. Zero. Anong ni-rate ni JM? Zero. Baguio. Zero. JM, zero? Ay! Nako, laglaga na yan. Okay. Yung zero ni JM, lagyan mo ng one. Ay, nako. Bago tayo iwan ng internet connection. Bago mawala yung internet ko. Oo, medyo tuloy-tuloy eh. Oo, message muna sa mga manonood. I don't know. I just wanna say, sana po excited kayo kasi excited namin dahil alam ko po yung pinagdaanan namin para magawa po namin tong show na to para sa inyo. And I just... inaasahan po namin lahat ang inyong suporta itong parating na April 19. Kikiligin at mamahalin niyo po ang bawat character. From yung lead characters to the support of the support, lahat po, napakaganda ng kwento. So sana po suportahan niyo kami.